Ya, tapi bawa ditulis. Oke. Okay. Twenty-one. Konti tayo, no? 42 student. Opo, konti lang talaga makukuha ng project. 10% of your project will be deducted kapag maraming absent. No? Hindi ako nagbigay ng project sa inyo, guys, eh, kasi natin makita ko dito sa ating attendance. Isa-isa yung 10. Dahil lang naman isa-isa yun. Lahat po nakapag-exam dito. Cream, cream 6. Meron bang hindi nakapag-exam dito, guys? May AC? 12 nag-13. Ah, wala na. Wala na to si Leonard, no? Si Darian talaga. Okay, wala na yun. Okay, nakapag-exam naman lahat. Halos lahat naman pumasa. Okay, anyway. Sinong group na reporter ngayon, no guys? Sino reporter natin? For those person na hindi lagi nag-off-cam, no guys, I have a record from the start September until November. Meron po akong record niyan. Alam na alam ko kung sino yung mga tao na yan. No. Ibabawas po natin yan sa 10% of your grade, overall grades. And for those person na madalas hindi pumasa sa ating mga quizzes examination, 30% of your overall, no? Binigyan kasi kami ng bagong, ano, bagong data regarding grading system. No? 40% midterm and final, 30% quizzes. So if you do not pass the quiz examination, that we will be have an impact to your overall grades. And also, who's the reporter today? Anong group yan, guys? Huwag niyo akong paulain. Sinong grupong ano, magre-report ngayon, guys? Saan tayo na hinto? May delin sa inyo ba yan? Tapos na, sir? Ba kayo? Tapos na ba kayo? Opo, tapos na po kami, sir. First group po kami. Ah, first group nga pala kayo. Sino ng ano, kasunod nyo? Group 2. Santiago. Tama, Santiago, nandiyan kayo? Santiago, Rojas, Natividad, San Jose, San Juan, Sarvida. Tapos na ba kayo, guys? Pag di sila nag-report, automatic zero to, guys, no? And automatic, kaya insecure sa akin. Kaya mag-abol sa akin, hindi ako mag-abol sa inyo. Wala ba? Nasa nabanggit ko mga pangalan? Marojas, Natividad, San Jose, San Juan, Santiago, and Sarvida. Saan sila dito? Meron silang PowerPoint dito eh. Parang wala rin naman yata sila dito. Sir, wait, sir. Kausapin ko lang si ano. Sir Santiago. Si Santiago kasi naawak sa amin, sir. May video ba kayo? Opo, sir. O, ano sana? Nagbubura kasi ako dito sa ano, guys, no? Dapat sasabihan nyo ako kung ano. Nagchat-chata sa kanya si Santiago. Tingnan ko dito.
Wala dito. PowerPoint lang yun, guys. Wala rin naman si Santiago dito. Hindi ba si Santiago? San Juan? Hindi po nagre-respond, sir. PM ko, sir. Wait, sir. Sino-sino ba kayo dito ang grupo? Natividad, Mark San Jose. Dami niyang absent dito. 22 lang kayo ngayon. It's okay. Monitor na. Congrats for those person na pumasa sa aking midterm, guys. Dami niyo pumasa. Pero may teacher pass naman. Pass also my quiz examination. Because 30% of overall grades will be in the, ano ba ito? Will be in a quiz and presentation, guys, no? Presentation and reporting. Yun sa iba naman na maraming kulang, guys. Please, paki-accommodate na po. Okay, once I recorded and maraming kong kulang, hindi ko na lang agad sasabihan, guys, no? Check nyo na lang pagdating ng ano, pag na-release na yung grades nyo. You know the rules. For those na maaga nagpasa ng mga activity nila, I already give IC score for them. Pinakamataas na score na pwede kong bigay. That is the appreciation for those person. Despite of having academic break, the chances that they produce the activities that I given to all of you. Marapit na po ang F2F class, no, guys. Na pag F2F class, no, i-welcome ulit namin kayo. Kasi mukhang kailangan nang iumpog yung mga ulo niyo sa pader, guys, no? Para matauhan. At matauhan na tayo sa katotohanan na kailangan na natin mag-aral mabuti. Because, guys, we are preparing for board examination in our student in Bacoor campus also. Mga nauna sa inyo, guys, nagpe-prepare na po. Nasa in-house na sila. Pag sinabi po natin in-house, nandun na po sila sa isang bahay kung saan-saan nagsasama-sama na po sila upang mag-take ng board examination in December. That is preparing for board examination. Nakikita nyo naman siguro mga post na senior nyo. Ay, alam nyo na yan. Ano? And also, guys, pag hindi po ako nakapag-klase sa inyo, it means that I'm going to review in-house. Pero fortunately, I gave a video presentation to all of you pag hindi po ako nag-klase. Ibig sabihin, mag-advance ako. And upon the video presentation, mas ano nyo talaga, panoorin nyo kasi doon sa dulo, may quiz yun. So, if you do not watch my video presentation, the possibility that you cannot pass my quiz examination. Kasi kasunod yun, quiz examination. San Juan, nasa na? Putik yan. Sir, ano natutulog? Hindi pa siya naka-online, sir, eh. Tangina, hindi pa tumatilaw ka manok nila, kaya hindi pa natutulog pa yan. Natutulog pa ata, sir. By the way, ano na ba tayo? Okay. Sige. Wait lang. Wait lang.
Guys, sa ano uli na ito ba tayo dun sa 10 ano, 10 basic international human rights. Tama ba? Dun sa unit 4. Unit 4 yung midterm ko, tama ba, guys? Oh, guys. Tayo, si Tagala pa sumagot, inaantok pa to eh. Iba, ayun ano. Yes, sir. Yes, sir. Ayan. Buti pa si Tagala, kahit inaantok, sumasagot kayo iba dito. Buhay pa ba kayo dyan, guys? O yung academic break nyo hindi pa rin matapos, no? So, ano ba yan? Sunod-sunod bang inuman ng academic break? Ikita ko yung mga post nyo eh. Sinulit yung academic break nyo eh. Anyway, that is the purpose of academic break to have a... Hindi naman ako nagana sa inyo. And... Sulitin lang nyo. Pero ngayon, guys, mamulat na tayo na we are here. Ay, guys, by the way, guys, no, I just have a tip of advice sa inyo. No? Level 2 na ako, Cavite. Tama ba? Level 2 na po ba tayo, Cavite? Yes, sir. Nagbabasketball na nga yung iba. Yun. Nakita ko nga si Tagala. Nagsushooting na yun saan, eh, sa kanila eh. Yeah. Always remember, guys, no, ibig sabihin level 2, there's a chances na magkaroon na po tayo ng F2F class by January. Hindi pa ina-announce pero hinuwa kasi yung mga ano namin, mga information regarding vaccination. And a piece of advice for all of you guys, no, try to have a vaccination kasi even private or public, they have a mandatory na. Tama po ba? Nababalitaan natin, mandatory na ang vaccination. Even student, guys, no? Kapag nagkaroon po, yan. Ang sa akin lang, guys, expect the unexpected. No? Mag-expect na kayo. Hindi na po kayo may mga minor, no? May minor pa ba dito? No? Si Medellin, baby face pa yata, eh. May minor pa ba dito, guys, no? Yan, si Lalungso, minor pa yata, ate, kahit six-footer tayo, eh. Ngayon, guys, no, at tip of advice lang sa inyo, kasi kapag nagkaroon po tayo ng F2F class, tapos wala tayong vaccination card, no, baka doon lang po kayo sa entrance, no, hindi na kayo papasukin, no, doon na lang kayo magklase sa labas, no, ayun yung mahirap doon. Yun lang naman, advice ko sa inyo, guys, kasi once na nagkaroon ng F2F class, no, eh, talagang hanapan kayo nyo, guys, no, nire-record nga ng gobyerno na magkaroon ng vaccination card, no, it depends kung nagpaano kayo, kaya po kayo para makakuha ng vaccination. So, always remember, you are a criminology student. You know the penalties regarding that matter. No? Falsification of documents will be ano guys, no? Yung malaking penalty niyan. Kaya make sure na meron kayo niyan. Okay, sa unit 4 tayo natapos, mga kaibigan. No? Unit 4. Oh, Chavez, wala ka bang pasok na yun? Sir? Wala kang pasok ngayon? Ang pasok sa trabaho? Wala pa po, sir. Chavez, grabe, bang, sir? Grabe yung mga post na ito sa FB. Ang daming binibente, no? Eh, mga ganyan, mga masisipag, guys. No? Kulang na lang, magbugaw ito, eh, no? Tulad, maganda na ito. Magpipimp na ito si ano, Chavez, eh. Pero yan yung, that is the inspiration of having ano, na working student. Napakaganda niya guys. Demanding kami sa pagiging working student. Kaya alam namin. Pero like I said guys, magkaiba yung working, tapos working student. Working student, they can handle the ano time management. Kumbaga nakakapag-aral pa rin. Yung working, 8 to 5 hours, 8 to 5 p.m. nagtatrabaho. Magkaiba po yun. Kaya make sure to balance. Wait guys, no? Alas lahat ng nag-midterm sa akin pasado, congrats. No, wala naman siguro babagsak dito. Make sure to complete all the ano lang, requirements. And meron na po nakatapos ng aking activities, mga kaibigan. Tinapos siya talaga hanggang dulo. Ang muna pa yung si Hana, si Liena, si Malang, si Bautista. Guys, wag kayo gumagawa ng ano ng video presentation doon. Ano may part doon na may video presentation tama ba? Yes, sir, meron, sir. Wag niyo nang gawin ng ano video presentation yung iba. Ano na lang kahit yung para ano na lang discussion. Kasi ano napupuno kasi ano yung drive ko. Pero sa mga nakagawa appreciated, I give the high score. Meron na nakagawa ng mga video presentation.
yan. Tapos ito, ang dami na nakagawa guys dito sa inyo. Halos matapos na nila lahat. Ibig sabihin, hindi na sila mga gamba na ano. Malapit, bilis lang ng panahon, no? November na ngayon. Matatapos na ulit yung ano. Magpapasko na naman, magpuputukan na naman guys. No? Marami na ba kayong paputok na nakahanda? Hindi na, mukhang marami paputok pa eh. Wait lang. San Juan, wala ba? Tulog pa din ata, sir. Opo. Hindi pa nag-online, sir, eh. Sige. Okay, we have the discussion regarding that matter, guys, no? Ito. Here. Nakikita po ba? Hello, guys. Nakikita ba? Hello, hello. Guys, nakikita ba? Yes po, sir. Okay, we're here, guys. The Revised Katarungang Pambarangay Law. Alam ko na pag-aralan nyo to sa CGS, no? CGS, Criminal Justice System, guys. Naalala nyo po ba yun? Kaya CGS natin, first year. Nabanggit to, guys, no? Naalala ko pa yan sa CGS. Okay, the PD 1508, Establishment of System of Amicably Settling Dispute at the Barangay Level in 1978. Pag sinabi natin PD, guys, Presidential Decree of 1508, this created upon the administration of late previous President of our Philippines, Ferdinand Marcos. No? Nabalitaan nyo na rin siguro yung mga balita ngayon, guys, no? BBM and Sara Duterte. Magandang tandem yan regarding that matter. Hindi, not a political agenda, guys, but, you know, kita ko lang. Sana magandang kalabasan. No? RA 7160, Book 3, Title 1, Chapter 7, Local Government Code, Section 399-422, and amended PH sa PD 1508. The 7160 is the Katarungang Pambarangay Law. No? The PD 1508, guys, is the establishment o settling dispute ka at the barangay level. PD 1508, PD 7160 is one, parang, they have a connectivity to each other. Pag sinabi lang natin, RA, guys, this is created by the special penal law o by the Congress itself. Kapag sinabi naman natin, PD, this created upon the administration of President Marcos. No? Revised Penal Code. Sa Revised Penal Code, guys, this is offense or... Offense ba o felony, guys? Correct me if I'm wrong. Nakakalimutan ko yun. Any from the class, guys? Ano, sir? Ano po ba ang sakop ng ating ano, Revised Penal Code? Offense or felony? Felony, sir. Felony ba? Felony ba, guys? Tama ba? Revised Penal Code. Offense. Oh, tama. Felony. Offense. Sa, okay. Thank you. Sa offense, guys, is doon sa ating mga Republic Act, do, special penal law. Okay? Particularly in Book 3, no, may Book 3, Title 1. May Book 3 ba tayo dito sa ano? Ibang ko. Pero dito pa lang, sa 7160. Yan, Book 3. Sa Section 399-422. Please, tingnan natin, guys, no? Meron naman ako dito niyan. But hindi kasi sinhal dito sa PowerPoint. RA 7160. Ano bang section yon? 399. Section 399. Ito. 399. Ayun. 399 to 422. Ayun pala guys, the Local Government Code of the Philippines, Book 3 o tala Local Government Units or Title 1, the Barangay, Chapter 1, to Role and Creation of the Barangay. This is the created the law of 7160, particularly in Book 3, no? In the Section 399 and 4, ano ba yun? 422, saan ba yun? Ayun, Local Government Code. O katarungang pambarangay.
ng Pilipinas, guys. May lumalabas dito. Dito tayo sa Republic Act na to. Book 1. Reporter na the already minus point yung kapag nag-report kayo kasi hindi nyo ano eh nag-report nyo ko ngayon no? Pero thank you, pero para ma-record na rin natin to. 399 tama guys no? 399 tsaka 422. Ito guys, yung ating Republic Act 7160, particularly in section 399 and 422. This law created the barangay, barangay katarungang pambarangay guys, no? Lupong tagapamayapa. In our discussion, last previously discussion, in bago magano po, mag-academic break, diniscuss po natin yung mga tinatawag natin the mediation party. Yung any no early neutral evaluation, yung mga other part pa no, mediator, and yung disputa be and regarding the mediation process no, this chapter 7 na katarungang pambarangay o lupong tagapamayapa. Meron pa nga yan guys sa lupong tagapagpaingat o lupo yun, the lupong tagapamayapa is there is herbert created in each barangay lupong tagapamayapa. Hereafter, referred to as a lupon composed of punong barangay as a chairman. And 10, may future na ano guys, no? Kasi sa susunod na meeting, magkanda ako ng quiz. May future to know. To 20 members, the lupon shall be constituted in every 3 years in the manner provided herein. Ibig sabihin guys, si lupong tagapamayapa, ikinukompose po siya ng barangay na punong chairman, no? Tapos meron siyang 10 to 20 members, defense on the barangay, kung gaano po kalawak ang ating barangay. A tip of advice guys, no? Dito sa katarungang pambarangay, ang Pilipinas po ang isa sa mayroong mga barangay system, no? Sa ibang bansa, wala talagang barangay system. Katarungang pambarangay o barangay system was created by the late president of our Philippines. This is Ferdinand E. Marcos. Siya po ang isa sa mga pinakamagandang nagawa ng ating Pangulo Marcos during that time niya, no? Kinerate niya po itong mga barangay nito. And upon the history guys, this barangay will be held not only in our country but also in the whole nation in the Philippines, no? Kasi dito sa barangay na to guys, no, meron na tayo, imbilis na dumiretso tayo sa mga kapulisan natin, no, dumadaan po tayo sa barangay to settle the dispute or to have the resolution the problem itself, no? Kasi mahirap nga naman daw na pumunta kaagad tayo sa mga police station kung kaya namang irusolba o gawa na solusyon pagdating dito sa pambarangay situation natin. Okay? Narinig ba ako guys? Nandiyan pa ba kayo? I cannot see you. But I have a recording so that... Ay, punyeta. Wala ako. Thank you.
Okay, sorry guys, no, next ko. Okay. Hello, hello, narinig ba ako? Yes po. Sorry. Nakikita po ba ang presentation, guys? Chapter 7 of RA 7160 o Katarungan Pambarangay, guys. No? This created by the President, like I said, no? President Marcos. This is one of the, ito po yung parang enhancement version version ng PD 1508. PD 1508 ba? Tama ba? Oh, tama. 1508, guys. Wait lang. Okay, sa letter A, there are hereby, yung nasabi ko kanina, 10 to 20 members na pinamumunuan po ng punong barangay natin. Sa letter B, guys, any person actually residing or working in the barangay, not otherwise expressly disqualified by law, in possessing integrity, impartiality, and independence of mind, sense of fairness, and reputation for probity, may be appointed a member of the Lufon. No. Guys, no, knowing that we have a punong barangay na tinatawag po natin, si punong barangay, they have a power to appoint any person na nabanggit po dito na merong credibilidad, credibilidad o merong tinatawag nating mind of fairness of their set, no, na pwede pong italaga as a lupon. No? Sila po yung tinatawag nating lupong tagapamayapa. Okay? Sa letter C, guys, a notice to constitute the lupon which shall include the names of proposed members who have expressed the willingness to serve shall be prepared by punong barangay within the first 15 days from the start of his term office. Such notice shall be posted in three conspicuous places in the barangay continuously for a period of not less than 3 weeks. Upon the term of the punong barangay itself, na upon the 15 days, he can be appointed or she can be appointed a lupong tagapamayapa, no, mga kaibigan. Siya po ay merong kapangyarihan na mag-appoint kung sino ang gusto niya. No? But remember, appointing of lupong tagapamayapa ay talagang dapat maayos. No? Kasi sila yung mag-handle ng mga dispute regarding the barangay system. No? Hindi po yung pwede yung ilalagay po natin sa lupong tagapamayapa. Imbilis na ibig sabihin natin tagapamayapa, tagapagpagulo pa pala ang mangyayari, no? Kaya make it sure, no? Ang ating barangay system, they appointed or not, pero madalas kasi, guys, palakas ang system, no? Kung sino pwede nilang i-appoint. And yung kasundo, yung tinatawag natin. Pero upon the recommendation na punong barangay, yan, guys, no? Letter D, the punong barangay taking into consideration any opposition to propose appointment or any recommendation for appointment as may have been made within the period of hosting shall within 10 days thereafter appoint as a member those whom he determined to be suitable therefore. Appointment shall be in writing, signed by punong barangay and attested to barangay secretary. Upon the appointment of each punong tagapamayapa o lupong tagapamayapa, ito po ay gagawin ni punong barangay na handwritten, no? Attested by punong barangay o barangay secretary. Siya, yan po ang gagawin dito sa ating lupong tagapamayapa. O the section 399 of the chapter 7 or yan, tama, chapter 7 ng Katarungan Pambarangay. Meron ba dito, guys, na naging ano? Chairman? SK chairman? So, any from the class, guys, meron ba naging SK chairman sa inyo? Guys, of being SK chairman, guys, meron tayong, may tinatawag po tayong pribileyo. Alam nyo po ba ang pagiging, okay, ano, ang pagiging SK chairman? You will be exempted to take the civil service. Civil service, guys, no? Hindi exempted po kayo dyan kapag kayo ay SK chairman. O meron po kayong history ng pagiging SK chairman sa lugar ninyo. Yo, kaya hindi niyo na po kailangan mag-take ng civil service, no? Civil service is one of the key, no? Parang susi ito para makapasok sa gobyerno. Kapag meron po kayong civil service, guys, mas mapapadali na po ang pagpasok niyo sa gobyerno. Kahit hindi na nga po kayo mag-take ng board examination, no? Napulkom na lang i-take niyo, pwede na 'yon. It depends on you. Pero 'yan, credentials po kasi 'yan, ang tinatawag po nating eligibility, no? Pag meron po kayo niyan, maganda rin po sa record niyan kapag meron kayong civil service, no?
napakaganda po ng civil service. Kapag yan po, in terms of the promotion, in terms na gusto nyo tumaas kagad ang rango nyo, no? Pagpasok nyo kagad, gusto nyo kagad maging general, no? Pwede yung gawin niyan, guys, no? Maging general kamote kagad, ganyan, no? Pero may kitsure na mag-aral muna kayo, okay? Letter E, guys, the list of appointed members shall be posted in three conspicuous places in the barangay for the entire duration of their office. And F, guys, if the barangay where majority of inhabitants are members of indigenous cultural communities, local system of setting dispute to their council of the datus or elder shall be recognized without prejudice to applicable provision of this code. Kung ang ating pong ia-appoint or magiging majority ng ating barangay is mga indigenous people or cultural minorities or local system, guys, magkaano po yan, i-recognize po rin po natin sila, no? Hindi po pagkakaroon dito ng discrimination na tinatawag, no? Because all the people in the island of the Philippines setting have the right, no, na tumakbo sa kahit anong posisyon ng gobyerno, no? Na pwede rin po silang ma-appoint sa kahit anong posisyon ng gobyerno. Depende sa kanilang kakayahan at depende kung ano ang kaya nilang gawin. Okay? Narinig ba ako? Please open cam ng iba. Naka-record po tayo. I can see all the people here not the opening their cam. Okay. Section 422 of the 71 or RA 7160. Lumabas to sa board exam namin, guys. RA 7160. Last 2017. December 2017, apart na po niyan is situational. Situational kasi laging tanong nila dyan. Section 422, appropriation. Such amount as may necessary to be effective implementation of katarungan pang barangay shall provided for in the annual budget of the city or municipality. Concern. Pag sinabi po natin Section 422, ang ibig sabihin po nito mga kaibigan, upon the recommendation na po ng barangay that they have an annual budget, no, dapat nakapaluod pa rin po sa annual budget ng ating ano katarungang pambarangay. Ngayon kasi kapag hindi po nila, kapag hindi po naka-base o hindi po nakakma dun sa nasasapat na budget ng ating mga punong barangay, eh magkakaroon po ng issue regarding that matter. Kaya nga dapat pag mag-a-assign sila o mag-a-approve sila ng mga kanilang mga lupon tagapamayapa, they are make sure na sapat ang budget nila. Hindi basta-basta mag-a-appoint na ito appoint kita, malupit ka, no? Malupit ka kaya i-appoint kita. Kaya ikaw ang aking magiging tumulupon tagapamayapa. Hindi ka lugaw kaya ito, appoint kita diyan, guys. Yung mga bagay na 'yan. Okay, wait here. Section 399, lupong tagapamayapa, composition, punong barangay, chairman, 10 to 20 members, guys. No? Nabanggit po yan kanina dun. Yan. The lupon shall be constituted every 3 years in the manner provided herein. Ang ating mga lupong tagapamayapa ay pinapalitan po kada 3 taon. Any person actually residing or working in the barangay, not otherwise expressly disqualified by law and processing integrity, impartiality, independence of mind, sense of fairness, and reputation, probity, and may be appointed a member of the lupon. Kung sino po ang mga lupon tagapamayapa natin ay merong paninindigan o merong tinatawag nating integrity, no? Sila po ang pwedeng ma-appoint dito sa lupong tagapamayapa. They are fairness to given a situational na magkakaroon ng debate o magkakaroon ng dispute doon sa barangay system nila. Ay alam nila, hindi basta-basta sila kakampi, kumbaga papanig, kumbaga aalamin o titimbangin, no? Kumbaga sila dyan yung mediator, guys, yung lupong tagapamayapa natin. And si punong barangay, he or she, the one that, siya yung nag-check, guys, kung tama ba yung lupong tagapamayapa na napili niya. Okay? Nabanggit do kanina, guys, no, dun sa 7160 natin. Yan. Section 400, guys. Oath and term of office. Upon appointment, each lupon member shall take oath of office before the punong barangay. He shall hold office until a new lupon is constituted
on the third year following his appointment unless sooner terminated by resignation, transfer of residence or place of work, or withdrawal of appointment by the punong barangay with the concurrence of the majority of all the member of the lupon. Dito po sa oath and term of the office, no, apan na magkakaroon ng oath-taking ang mga napiling lupong tagapamayapa ng punong barangay, siya po, pwede po siyang tumanggi o pwede rin niya pong tanggapin. Depende po kung ito yan, na lumipat siya, nag-resign siya o na-terminated na kagad yung kanyang pagtatalaga bilang lupong tagapamayapa, no? O kaya nagkaroon ng botohan na majority of the lupon members have voted or they voted to terminate the person na kung gusto niya nang umalis dito sa lupong tagapamayapa natin. Section 401 or the vacancies, should a vacancy or occur in the lupon for any cause, the barangay o punong barangay shall immediately appoint a qualified person who shall hold office only for the unexpired portion of the term. Kung ang isa pong tao na qualified na magtaga bilang isang lupong tagapamayapa o mag-aano na siya guys, umalis pa siya, no? Ang matitirang portion po na taon, yun na lang po ang bubunuin ng ipapalit ng lupong ng punong barangay doon sa lupong tagapamayapa. Ibig sabihin po nito ay continuous niya lang, no? Hindi po yun another 3 years na siya na ulit ang lupong tagapamayapa. Always remember that punong barangay itself, siya po ang nagtatalaga ng lupong tagapamayapa, pero there are an expiration regarding that matter. So, ang ibig sabihin po niyang kada 3 years lang po ang lupong tagapamayapa natin. Hindi po natin pwede silang i-extend ng i-extend, no? Pero there was an always an exemption to the rule. Depende po kung ito yung recommendation din. Eh minsan nga ilang taon mo na rin nakikita yung lupong tagapamayapa niyo doon sa ano niyo sa barangay niyo, hindi napapalitan, no? Yan ang real Makoy natin o reality natin, guys. Section 402. Okay, 21 year. Yun yung sinabi sa akin na wala akong... Ina-stop ko na ba? Open ka nga na iba guys. 8:54 always na may sunod pa akong klase. Kailangan pahinga rin ng aking boses. Malapit na po matapos ang first sem natin guys, no? Malapit na rin ang araw ng pag-uusga nyo, no? Hindi katulad to ng human behavior natin guys na marami akong binigay na plot 1. Hindi si dalawang subject po to depends on the performance level that you given to me. Kaya make it sure. So, sa lahat na may kulang guys, maraming kulang sa inyo dito. Especially in 3-3. Especially si DN5. Maraming nang kulang doon. Siguro mga Eric siguro yung mga yun. Mark sana si... Si Sanuan. Reporter, yung mga reporter na hindi nakapag-report ngayon guys. So, make it sure to have a report in Wednesday. Kapag wala pa rin guys, automatically hindi ko na po tatanggapin yan. No? Kayo na po mag-abol sa akin. Ibig sabihin niya guys, automatically din, magbablanko yan sa akin. Magre-red yan. Malaking red ang makikita nyo sa, ano, yung, sa record nyo. No? Wait lang. Pakita ko sa inyo no? Yung ating ano. Christine, di ba, binasa mo ba yung binigay ko sa yung ano, Chris Balisa yung ano, yung binigay mo sa akin na ano ba yun? Master list dun sa binigay ko rin na screenshot sa inyo. Yes, sir. 3-3, no? Tama. Napasok pa to si Piolo kung kailan matatapos na. Eto, tama naman to Balise, no? 3-3, tama ba? 34 sa cream 6.
and CD and 5. Inayos ko na yung record nyo guys para hindi na ako mahirapan magbigay ng grade sa inyo. And also, para makita ko kung sino yung mga babagsak ko, kung sino yung ano, sino yung mababang grades. And guys, yan. Balise, marami kasi dito, marami akong concern dito regarding that matter. Sino ba yung mga wala madalas dito? Salindong. Sa inyo pa si Salindong. Ayan. Si Salindong Balise, ano pa ba to? Buhay pa ba to? Nagaano pa ba to? Pumapasok pa ba sa akin to? Balise? Balise? I-ipiin ko muna po siya, sir. Tanungin ko po kung wala, bakit wala siya ngayon. Huwag mo na ipiin. Pero si Sustigar, sir, hindi na po siya magtutuloy daw po. Oo, oh, Sustigar, wala na talaga. Si Salindong, parang... Pero kung pwede daw po sana si Jesus Tiger humabol. Ay, kung may chance pa, hahabol pa daw siya. Wala nang chance yung pare ko eh, kasi ano, Jesus Tiger wala na yun. Hindi nga pumapasok ng ano natin eh, synchronous class natin eh. Automatically drop na yun. Kahit sa ibang professor, hindi niya tatanggapin yan guys. Si Sabater, nagpaalam sa akin to, pero hindi rin pumapasok dito. Kaya ito, Salindong, Sabater. Ida-drop ko na to. Pwede ka naman sila bigyan ng grades, no? Pero kung gugustuhin nila yan, ibagsak yung makuha nila sa akin. Ano bang gusto nila, no? Idadrop ko sila o ibabagsak ko sila. Dalawa lang naman ang pwede papilihan dun. Sustiger, wala na rin. Drop 1, 2, 3. Tatlo na kagad yung bawas, guys. Si Soryo. Nandito ba si Soryo? Classmate ko ba to? Hindi ko to madalas makita dito sa ano natin, eh. Sa Google Plus natin, eh, no? Mukhang marami talaga akong matatanggal dito sa kanan yung class nyo guys. Especially mga irregular ninyo. Like, hindi pa pumapasok. No? Depends sa kanila yun. Bahala naman sila. Siguro third year natin, baka tatlong section kayo, maging isang section na lang yun. Yan yung sabi ni Sir Jimmy kasi marami daw silang nakikita na ano. And other colleague na nasabi nila sa akin na maraming hindi na ikipag-cooperate. Kamusta naman, guys? Sir? Okay. Yes, sir, ako lang po. Yung tatlong names po na nabanggit nyo po, may midterm exam naman po sila. Kahit may midterm sila, balise, babagsak pa rin sila. Kasi hindi naman nila ang na... Attendance lang po talaga, sir. Ha? Sa attendance lang po yung concern, sir. No, hindi attendance. Hindi rin sila nagpapasa ng mga activities and quizzes natin. Nag-midterm sila, sir. Pero hindi sila nag-activities or quizzes. There's no chances regarding that matter. Wait lang. Guys, no, wag nyo sabihing attendance lang. Kasi pag according to Sir Jimmy, kinonsern ko yan, 20 to 30% na wala kayo dito sa synchronous class. They're considered as a drop. Dinadrop na po yan, hindi na po kinukonsider yan. You know the rules and regulation regarding the ano guys. Regarding, ano ba? Hindi na po sila kinukonsider guys pag ganun. Kaya pakisabi sa kanila, kung ipipili nila, idadrop ko na lang sila o ibabagsak ko sila. Ayoko kasi magbigay ng fail guys, no? Kasi kapag binigyan ko kayo ng fail. Totally guys, ang pangat sa record yun. Mas gugustuhin kong i-drop kayo kaysa ibigyan ko kayo ng fail. Kasi pag binigyan ko kayo ng fail guys, yan. Ay defense din kung meron kayong ano, ay depende sa sitwasyon. Okay, maraming salamat sa inyo reporter. San Juan, pakisabay yun yung tropa. Kapag wala pa kayong report na next time, ibablanko ko na yun, no? Kayo mag-aabol sa akin yan pag ganyan. Naintindihan mo ba ano, reporter San Juan? San Jose? Yes, sir. Yes, sir. Sige. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muling pagkikita.